Yeah, tayo pong lahat. We will learn together, grow together. Chapter, ano na tayo? 26? Yeah. 25? Yeah, 20. Yeah, yung kay Esau and Jacob and Esau, yung kapanganakan nila, tsaka yung kanilang discussion nila, no? Yung encounter nila. Okay. Praise God. Magandang gabi po. I hope na you have read this passage or this chapter in advance. Pinagbilin po ni Pastor na kaming tatlo ay pag-usap-usapan, mga pastor. Kaya lang, alam ko po, nagtatrabaho yung mga ibang pastor natin. At busy rin, maraming ginagawa. Kanina pong umaga, busy rin ako. O hindi naman busy, ano lang. Meron lang akong tinulungan. Amen. Congratulations, okay. James, ha? Oh yeah, salamat, congratulations. Nag-graduate na. Kailan na ano? Nag-graduate na. Sabi ko nga kay CJ, siguro naawa sa akin yung ano, yung examiner kasi nakita niya ang kapalan ng papel. Ano? Nakita niya ang kapalan ng sinagbito na papel. Kaya ano, sabi siguro. Sana na yan, panalangin yan. Ano yung papel na yon? Yung po yung mga ano, naipunan ng mga ano, na dokumento na. Lima ng error. Limang beses, ano? Lima yung error? Sagad? Hindi, limang beses na lang, ano? Saan ka kumuha? Sa kapal ng ano, examiner, eh, tinitingnan niya. Tatlo sa call, isa sa, dalawa sa Minetka. Nakadalawa ka sa Winnet ka? Oh, pangalawa ko ngayon. Second time. First time, hindi rin ako nakakapasan eh. Nag-gutter ako. Gutter lang yung sa akin eh. Binaktaka ko yun. Oo, oh, natapat ka sa ano. Totoo. Nagdasal ka ba bago ka kumuha ng exam? Oh, somebody pray for you. Yeah. Somebody pray for you. Oh, yeah, man. Same prayer, yeah, siyempre. Prayer warrior. Thank you. God, amen. Si, inihintay po natin si Pastor Bong at saka sino ba itong ano ito? Ano yung medilaw dito? Ano itong bilog na ito? Pastor Bong. Ah, si Pastor Ray. Kala ko ano itong bilog na yellow. Andiyan ba si Pastor Ray? Okay, good evening po Pastor Ray and Pastor Bong na lang ano? Sister Lance, sino pa? Femaranan. Femaranan. Okay, praise God. Okay, so let's start. Mag-start na po tayo. Andiyan na po si Pastor Ray, si Pastor Bong, baka parating na rin po siguro niyan. Praise God. Sino pong magpe-pray? Para bago po tayo magpasimula, hingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Yung mga hindi tumitingin dyan. Mag-opening prayer na tayo. Okay? Si malayang malaki pa at paano na pababa na yan. Si Brother Aldrin nandyan. Tsaka si Sister. Oh yeah, nandyan na po sila. Si Brother Aldrin at saka hello sister. Po. Good evening po, Sister Pepot. Oh, nandiyan na si Pepot. Okay. Good evening. Sister Len, yung camera mo. Wala pa. Ha? Wala pa. Wala pa? Okay. Praise the Lord. Let's pray. Pray na po tayo. Tita Pe. Okay. Pangunahan po tayo ng Tita Pe. So we pray, Heavenly Father, we praise you and thank you again for bringing us together in the study of your word.
We thank you, God, for this opportunity and the freedom to really study your word and make it a part of us so that we may be able to grow from day to day with your word and the Holy Spirit giving us wisdom. Bless this time together, dear God, and may we receive the best that you have prepared for us. Yes. In the name of Jesus Christ, we thank you for anointing your word now as our pastor Bert and the others break the word to feed us all. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise the Lord. So, hindi po natin makakasama si Pastor Jeff. Meron po kasi siyang assignment ngayon. So, let's continue. Amen. Yan po ang kagandahan nito na tayong lahat ay nag-aaral para kapag wala yung isa o wala yung dalawa, we will continue to our studies. And in our studies, our main goal is not only to increase our knowledge, but as well in order to grow in our faith and as well in our in likeness of our Lord. Amen. Yun po yung goal natin na sa pag-aaral natin, hindi lang tayo yung marami tayong matutuan patungkol sa kwento ng salita ng Panginoon o yung the Word of God, but yet na tayo dapat ay lumago sa ating pananampalataya because the Word of God are the very food for our soul. And as well, once we continue to engross ourselves with the Word of God daily, no? Hindi lang yung pag-aaral natin, even in our personal devotion, and even in our prayer, in our communion with God. And that's one way we become like Him, no? Kapag na talagang ikaw ay babad sa Panginoon, you will hear His voice, you will know His will, and then yung buhay mo, hindi mo alam eh, nahuhubog na sa Kanyang wangis. So yun po yung goal natin kung bakit po tayo nag-aaral. At isa pang bagay ay yung upang tayo ay, sabi nga sa 1 Peter chapter 3, verse 15, when somebody asks you about the hope that is in us, sabi ni Peter, we must be ready to give an answer. No? Tayo po ay gagamitin ng Panginoon. In due time, sabi nga, yung mga pinag-aaral na natin minsan, when we cross path with other people, sometimes we meet people with questions in their lives, nangangailan po ng tulong o ng kaliwanagan patungkol sa buhay. At tayo naman na pinagpapala ng Panginoon na meron tayong this word na pinag-aaralan natin. Ito'y may ibabahagi natin sa kanila. No? Hoping yun po ang ating maging layunin o yung goal natin sa pag-aaral natin. Praise God. Recap lang po. So sabi nyo sa chapter 26 na tayo, yung last time na pinag-aaralan natin, I don't know, sino ba yung nagturo last time? Chapter 25. Ako, Pastor. Sino ba? Si Pastor Jeff? Pastor Jeff po. Yeah, si Pastor Jeff. So ano po yung kwento ng chapter 25. Ano ba yun? So, pinagpala ni Abraham si Isaac, no? And then si Isaac ay... Pastor, excuse me. Apo? Si Ray papasok. Hindi pa siya nakapasok. Sino po yung monitor? Ay, monitor. Ano yun? Si Sister Clenata ang anong tawag dito? Napapasok na po. Click lang. Yeah, si Sister Cled ang ating... Ayan. Yeah. Okay, so thank you, Sister Cled. Thank you. So review, ano? So ang alam natin, namatay na ba si Abraham sa 25? Tara. Apo. Death of Abraham. Then si nagreunion sina Ismael at saka si sino bang kapatid ni Ismael? Isaac. Si Isaac bang kapatid ni Ismael?
Si Isaac. Oh yeah, si Isaac, no? Talaga. Talagang 100 na kayo, 100. A plus, A plus. Okay. That's good. So, ang asawa ni Isaac ay si Rebecca. Rebecca. Ang asawa ni Ismael ay si Ismael. I didn't pay attention. Atura. Okay, si Mrs. Ismael. Okay. Si Mrs. Ismael. Abraham pa niya. Okay. I-discover natin 'yon, ano? Ang asawa niya ay Canaanite, ano? We will find out later on. Okay, then nag-asawa si Rebecca, ay nag-asawa si Isaac, na pangasawa niya si Rebecca. At nagkaroon sila ng anak na kambal. Ay, kambal ba? Yes. Kambal. Si yeah, kambal. Jacob and Esau. Si Jacob and Esau, no? Then, after that, nagkaroon ng kwento yung dalawang magkapatid. Si Isaac ay homeboy, buddy-buddy. And then si itong kapatid niya, si Esau, isa namang lagalag, ano? Hunter. Siya ay mahilig sa gubat, no? Mga ngaso siya o hunter. And then, ano pa? Si Tatay Abraham, paborito niya si... Ay, sino ba paborito na anak? Esau. Esau, ano? Si mahilig sa... Si ano, Tatay Abraham. And then si Nanay Sarah naman, ang paborito niya si... Jacob. Ay, si... Nanay Sarah. Si Rebecca. Si Rebecca. Okay. Yan. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Nakikinig talaga. Yeah. Si Nanay Rebecca, ang paborito niya, si Jacob. Yan. Napag-alaman natin na kapag meron tayong paborito, nagkakaroon ng problema sa bahay, di ba? Napagkwentuhan natin last time. Kaya kung kayo'y marami yung mga anak nyo, dapat paborito nyo lahat para iwasan yung ano. Kung binili nyo ng isang t-shirt na Lacoste, dapat puro Lacoste lahat. Walang ano, walang Hanes. So kaya... Exception, okay. So ano pa po, madadagdag nyo sa 25 bago tayo lumukso sa 26. Yung magkapatid na Esau or Esau? Esau at saka si Jacob or Jacob. Ano po yung naging ano nila, kwento? Yun ang pinakahuli. So, napagod si Esau sa kanyang pangangaso. Pagbalik niya talagang gutom na gutom. Wala sigurong nakuwang ano. Wala siyang nahuli. Eh ang nakita niya pagdating niya sa bahay, nakita niya si yung kapatid niyang si Isaac na nagluluto, ay si Jacob nagluluto ng ano yung niluluto niya? Sopas. Oh, sige. Okay. Ano, lentils too. Lentils, yeah. Beef stew, okay. Yeah. Baka ano ito, baka tupa or so nakita niya nagutom na gutom. So dito yung ano ba yung kwento dito? Pinagpalit niya yung kanyang birthright, no? Sa isang ano ba yung isang tasang sopas. No? So, hindi niya pinangalagaan yung kanyang sopa. Ay, hindi niya pinangalagaan ng kanyang, ano ba yung birthright sa Tagalog? Ang kanyang birth certificate. Pamana. Kanyang pamana. Yung binigay na pamana sa kanya, hindi niya pinangalagaan. Pinagpalit niya sa isang, sopas na ano, isang bowl ng sopas. Okay. So ano pa yung kwentong may dadagdag nyo? Okay na yon, 25?
So pag meron kayo pong nakasalubong, eh, ano ba yung kwento ni Isao at saka ni ano ni Jacob? At least meron tayong may kukwento sa kanila, no? Sabi doon na huwag mong ipagpalit ang iyong kapanganak, ano? Amana. Birthright, amana. Okay. Karapatan, 'yun, pamana. Okay. So 26 na tayo, ano? 26. Okay, let's start. Siguro, kung yung pong mga Bible nyo, mayroong mga paragraph. Sa akin, mayroong pong paragraph ito. From verse 1 up to verse 5. That is one paragraph. Then another paragraph starts from verse 6 up to... up to 16, no? Then from... there 17 up to 17 up to what? Up to 33. Tama ba? Oh no, up to 25. Ilang paragraph na yun? Apat. Then from 26 up to 33. Lima, limang paragraph, ano? 34, Pastor. 34. Yeah, 34 up to 35. Another paragraph yun. Yeah. Okay. So let's start reading the passage from chapter 26 ng Genesis. Sino po yung gustong mangunang bumasa? Okay. Okay. Sino yung Pastor Rabe? Sino po yung gustong ano? Nandiyan na si Pastor Bong. Salamat po. Nandiyan na si Pastor Bong. Ano na po tayo? Chapter 26 na po tayo. 26 to ano hanggang saan, Pastor? 26. 1 to 5. 1 to 5? Yeah, 1 to 5. Ako na lang magbasa na. 1 to 6. 1 to 6. 1 to 6. Ako, basahin ito. Yeah, 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. Okay. There was another famine to the land beside the earlier one during the time of Abraham. Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, at Gerar. The Lord had appeared to Isaac and said, "Do not go to Egypt, stay in the land where I tell you to stay. Live here, and I will be with you and bless you. All this territory to you and to your descendants. I will keep the promise I made to you, to your father, Abraham. I will give you as many descendants as there are stars in the sky, mm-hmm. and I will give them all this territory. All the nations will ask me to bless them, as I have blessed your descendants. I will bless you because Abraham obeyed me and kept all my laws and commands." Okay, amen. Thank you, Sister Len. So yan po, ano, verse 1 to 5. Right away, ano, kapag daka, eh, pagbasa mo dito, eh, parang pandemic kagad yung makikita natin, ano? Merong famine sa lugar na ito, no? Na kung saan, sabi niya, there was a famine in the land, no? Okay, so ano po yung masasabi nyo rito sa verse na binasa ni Tita Len or Ate Len? So nagkaroon po ng ano ba yung famine sa Tagalog? Taggutom or? Gutom. Taggutom, ano? Gutom. Okay. Parang sabi dito, parang nung panahon ng tatay niya, si Abraham ay lolo niya, si Abraham. No? Tatay niya. Hindi, ang tatay niya si Isaac, di ba? Mm-hmm. Si Isaac bali, lolo, di ba? Oh, bali lolo niya si ano? Abraham. Yeah. Abraham. No, we're talking here, Isaac. Si Isaac ito. This is Isaac and Abimelech. Yeah. Ito si Isaac. Yeah. So father niya si Abraham. Yeah. Father ni Abraham si Isaac. Father ni Abraham. Kagulo-gulo. Okay. So dito, during the time of Abraham, he encountered as well, no? Na
Taggutom or Pamin, the same thing. Here we can see again, Isaac, no? He is experiencing this, ano, taggutom o yung Pamin sa lugar na ito. So, siya ay, and he went to Abimelech. So, kilala nyo si Abimelech? Do you still remember Abimelech? So, this king is the same king na na-encounter ni Abraham. Ni Abraham, no? Si Abimelech. King of the Philistine unto Gerar. So, by the way, yung lugar na binabanggit dito, sa ibaba ng Philistine o yung Palestine, no? Yung papuntang south, kung saan ako meron tayong mapa, no? Ma-visualize natin kung saan yung Gerar. Gerar, sinasabi niya, malapit sa Egypt at sa in-between, sabi niya, dun sa dalawang lugar na yon, no? At siya ay pumunta doon, no? So malapit sa Egypt. Pero meron siyang sinabi ang Panginoon na dapat sila ay tumuloy kagaya kay tatay niya, kay Abraham. Kay tatay Abraham na sa pangakong lugar, doon sila pumunta. And because of famine, they were forced or they were tempted to go down to Egypt, no? So pumunta ng Egypt si Abraham. Ngayon, parang si Isaac, ganun din ang ano niya, no? He's going towards that place. So parang natetempt din siya. Malapit ito, no? Sa lugar ng Egypto. Ngunit, verse 2, anong nangyari? Pinigilan. Ha? Pinigilan. Pinigilan. Sinong nagpigil kay ano? Sinasabihan siya na doon. Yahweh. Yahweh. Pinigilan si Isaac. Isaac. Si Isaac. Okay. So dito po, yung border na yun, sinasabi niya from Canaan to Egypt. So malapit sa Egypt, ano? So ano makikita natin doon, yung pinag-aralan natin, if you nabasa natin, bago tayo lumukso doon sa nagsalita sa kanya, no, sa verse, ano yun? Appeared. Lumitaw ang Panginoon sa kanya o parang nagsalita sa kanya ang Panginoon, no? Before that, ano po yung makikita natin dun sa verse na ito? So dito, makikita natin na sa temptation, ano? Sometimes, we tend to step, no? Parang naninigurado tayo, no? Our one foot, the other pants, yung isang paa natin sa kabila, no? Pero ano sabi ng Panginoon sa atin na kapag ganyan ang ginagawa natin, parang yung ano ba yan? namamangka sa dalawang ilog, no? Sabi niya, mabibiyak ka, sabi niya. So you better choose, no? The right thing to do. So dito, makikita natin na siya ay parang gusto niyang umapak sa Egypto and at the same time, yung isang paa niya, papunta doon sa pinangako ng Panginoon. So sa buhay natin, na nakikita ko dito, no? I don't know kung ano yung madadagdag nyo dito. Ayun po ay parang hindi stable yung ano natin, yung decision natin o yung sabi nga ni Pablo sa Efeso, no? Parang yung ano natin tayo, we are being tossed and thrown because we are not grounded to the Word of God kapag hindi mo alam yung salita ng Panginoon, no? Yung kanyang mga pangako. Parang ano ka, hindi ka ano ba yung stable sa Tagalog? Matatag. Yeah, matatag, ano? So dito, ano po yung madadagdag nyo doon na nakita natin na parang si Isaac gusto niyang kasi nagkaroon ng parang pagsubok dito, di ba? Minsan pag sinusubukan tayo ng tadhana, sabi nga nila, sabi ng mga iba, kahit napatalim Kakapit. Ano yun? Kakapit, ano? Yeah. So dito ay parang nakikita natin si Isaac parang gusto niyang humawak dito pero praise God, lumitaw ang Panginoon. Kayo po, ano yung masasabi niyo dito sa mga ganyang mga sa buhay natin, ano? Kapag dumarating yung mga ganyan. Alam ko dumaan tayo sa mga ganyan na senaryo, ano? Minsan
ano kaya? Mag-iisip kaya, no? Gagawin ko kaya o hindi? Or ano? Kukunin ko na o ano? Meron ba kayong mga naranasan na ganyan sa buhay na na-tempt kayo na gusto nyo? Marami, Pastor. Diba? Marami, yeah. Ayun na lang, ano, Pastor, yung pagpunta natin sa Amerika, di ba? Ang dami naman na experience na mga bagay-bagay. Mm. Pero, nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Yeah. Katotoo lang, Pastor, yung pagiging Kristiyano natin dito. Yun din, isa din yun sa nakaka-hold sa atin dito. Mm-hmm. Siguro kung hindi tayo Kristiyano, malamang nagigipap na tayo sa buhay natin. Yeah. Yeah. Lalo-lalo na yung dumaan ka pa sa pagdating mo dito, talagang dumaan ka ng ano, no? Na mga challenges. Kasi bagong kultura, bagong ano ito, paraan ng pamumuhay, mag-start ka ng panibagong mga pamilya o kaibigan. It's very hard, no? I believe na tayong lahat ay dumaan sa ganong bagay. Okay, meron pa kayong madadagdag? Very interesting ito, ah. Si... Tanong ko lang, Pastor, yung ano. Yeah, itong sorry. Si, yung pinag-uusapan dito, si Abimelek. Yes, si Abimelek, yeah. So tingin ko, Pastor, ibang Abimelek ito. At least otherwise, matanda na ito. Yeah, matanda na so, siya dito. Kung matanda na ito, eh talagang halos kaedad na. It's either anak niya to or somebody or kung siya to, eh sobrang tanda na rin ito. Yeah, matanda na siya. Si Abimelek dito, matanda na. Kasi may nabasa akong cross reference na most likely ibang Abimelek ang sinasabi ito. Yeah. Kasi baka yung dating Abimelek baka namatay na rin yun kasi napatay na si Abraham, di ba? Yeah, 100 plus siya namatay. And ilang taon si Tatay Abraham? 175. 175. Baka nung nag-meet sila si Abimelek at saka si Abraham, baka si Abimelek kung 50 noon si Abraham, baka binatilyo pa lang si mga 21. Pwede pang meron pa siyang buhay na konti. 25. Yeah, siguro matanda. Kung same person to, mga 100 plus na siya dito. Yeah, 100 plus, no? Possible, yeah, possible yun. Tsaka possible din yung sinasabi ni Pastor Rabe. Baka panibagong, batang Abimelek ito, ano? Pero, okay. It's the same Abimelek po. The same Abimelek. Okay, yun ang sabi niya. Matanda lang po siya. Matanda, okay. Matanda na. Kasi siguro nung si Abraham 80 that time, yeah, baka mga young king pa lang siya, mga 20 plus siguro. Yeah. Okay. Umuwi 100 plus na rin siya ngayon. Okay. So yung verses okay, let's continue. Meron pa kayong madadagdag? Yung binasa ni Tita Len or Ate Len from verses 1 to 5. Meron kayong nakita doon? So sa verse 3 up to sa verse 5. Biglang-bigla, no? Nung si Isaac ay minute niya si Abimelek. Then the Lord appeared, sabi niya, no? And the Lord appeared unto him. So merong sinabi ang Panginoon sa kanya dito, no? So ano po yung napansin niyo? Yeah. Kamag-init ba yan? O boses lang? O harap-harapan? Well, either it is a voice, no? But we know that no one had seen the face of the Lord, no? Hindi harap-harapan siguro. Maring, Pastor, boses yon kasi during the Old Testament time, you know, the Holy Spirit was did not yet dwell among men. Among men. Yeah. Yeah. So possible yun, ano, na it is only a voice, no? And the Lord talk or speak, no? Through the loud voice or that voice to Isaac. So ano po yung makikita natin dito na? Dalawa lang yan, Pastor. It's either a vision
or their vision, hindi rin. Oh, kasi appeared eh. So, yeah, appeared. So nagpakita sa kanya, it's either talagang nakita niya or sometimes in a dream. Through, yeah. Through dreams. Okay. So ano po yung mga bagay-bagay na makikita natin dun sa verses nito from chapter or verse 2 up to 5? So dito yeah. po, ako'y, sige po, tita. God always fulfills His promise. Yeah, God always fulfills His promises, no? Yeah. Yeah, parang nire-repeat niya, no? Nire-remind si Isaac na yung pinangako niya kay Tatay Abraham na sabi niya, ano po yung sabi niya? Sa verse 3, ano? Sabi niya, Father of many nations. I will bless thee, for unto thee thy seed I will give all these countries and will perform oath which I swear to Abraham thy father. No, yung pinangako niya kay Tatay Abraham, eh parang, ano ito, ano yung nire-repeat sa Tagalog? Inuulit, no? Inuulit. Parang nire-remind siya. Tama si tita na yung promise ay kanyang pinapa... Tinutupad. Tinutupad ng Panginoon, no? So there's a word of encouragement. Kumbaga, makikita natin dito na in repeating the original promise of God to Abraham, no, nire-remind si Isaac na Isaac will live an abundant life, no? And in this encounter right now na nakikita niya na merong famine, no, the Lord is reminding him na He will surely bless him kahit na merong mga na hinaharap na mga pangyayaring ganito challenge sa buhay ni Isaac, no? God remind him of the promises that he swear or gave to Abraham. Okay, ano pa po ang makikita nyo? Ako, Pastor. Oh, sige, tita po, tita. Obedience is the key to prosperity. Obedience is the key to prosperity. Okay, amen. Yeah. Ang ano ba yung ang batang masipag? Ano ito? Verse 5. Ang batang masunurin, sabi ni Malaya. Ang masunurin, obedient, di ba? Ang iniisip ko ano yung obedience eh. Ang masunurin, no? Ay siyang susi ng kasaganaan, prosperity. Okay, yeah. Ang parang ano, parang dapat ata si kung nabubuhay si Dolphy at saka si Panchito, ano yung English Tagalog. English Tagalog. Yeah. Okay. Maganda po ito. Amen. Obedience is the key to prosperity. Amen. Praise God. There is that parang nandun na yung pangako ng Panginoon na pagpapalain eh. Pero dito nakita natin kay Tatay Abraham na because of his obedience to the calling of God, kaya namana niya yon or naranasan niya yung prosperity because of obedience. Amen. Okay, that's good. Amen. Sino pa po? Ano pa pong nakita natin dito? Isa pa po. Sino po yun? Okay, sino? Yung... Oh, tita pe, okay. The blessings upon the parents are also transferred to the children. The blessings of the parents can be transferred to the children. To the children. Yeah. Transfer okay. of blessings. Yeah, parang magmamana sila, no? Yung pangako, yung nailipat. Pero ano dito eh, pag suriin po natin ng gusto, no? Kung titingnan po natin yung sa pamana. Ang pamanang ito ay dahil sa inangakuan ng Diyos ang tatay niya, no? O ang tatay Abraham. Yung pinangako niya kay Abraham, yung prosperity o yung blessing na ibibigay kay Abraham, pwede ring maranasan ni
Isaac, no? Parang yung ganun po, di ba? Ng anak. Yeah. Okay. Praise God. So ano pa po? Ako, meron din po rin akong nakikita dito eh. It's a word of warning, no? Di ba? Sabi niya. Ano yung sa verse 2, sabi niya. Do not, go not. Sa, into Egypt. Go not down into Egypt, no? It's a word of warning. Yung isa kanina, a word of encouragement. Yung sabi ni Tita Pe, no? Yung promises. Then here, I can see na yung a word of warning. That he has not to leave. Huwag kang umalis sa pangakong itinagkakalob ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kung titingnan natin sa... Sa lupa. Sa ano ba yung promise na yon? Ano lugar? Promise land. O, ano mga pangalan? Promise land nga. Sa Canaan. Canaan, yeah. Canaan, yeah. Sa Canaan, the land of Canaan. Canaan is Israel, right? Diba, we remember that when Abraham told this servant na si Eliezer na ihanap mo nga ng mapapangasawa yung anak ko, sabi niya, no? So, makikita natin dito, si Isaac ay hindi man umalis sa lugar nila, no? So, dito rin, makikita natin ng Panginoon, sabi niya, stay put, huwag kang umalis dyan, ano? Makikita natin na kung siya pinaghanap ng makakapartner niya, hindi siya umalis sa lugar na yon, di ba? Hindi siya pinabiyahe. Oh, he did not leave to find a wife. And it's much now, this time, he should not leave, no? That kasi place. Wala lang head. Sapagkat sinabi ng Panginoon, do not leave, no? So dapat makikinig siya dito. So do not leave or go down into Egypt or dwell in the land which I shall tell thee. So, paulit-ulit, ano, sinasabi ng Panginoon, huwag kang umalis, kumbaga, yung pinangako ko, yung Kanaan, diyan ka. No? Huwag kang pumunta or don't try to step to Egypt. No? Yung ginawa ni Tatay Abraham, di ba? Pumunta sila ng Egypt nung nagkaroon ng famine. Then ito, nagkaroon din ng famine sa panahon ni Isaac and he is trying to step out sa Kanaan, kaya winarningan siya ng Panginoon. So there's a word of warning sa kanya, ang Panginoon, na manatili ka dyan. No? Meron ba kayong makikita dito na grain of truth or insight na makikita natin? Minsan, sasabihin ng Panginoon, oh, stay ka muna dyan. Magano ka. Just remain there, no? Okay. And even though na nandyan ka, I will bless you. I remember po na sinasabi na kahit nasaan tayo, anong lugar o anong kahit na hindi maganda yung lugar. Kasi makikita natin dyan, parang yung lugar eh. Talagang walang, kung imagine niyo, no? Famine. Gusto sabihin, patay lahat yung mga animals o walang puno dyan. Very dry, ano? Pero alam nyo na sinasabi na salita ng Panginoon na sa mga anak niya, wherever you are, kahit saan ka man, kahit na hindi maganda yung lugar mo, o kaya kung businessman ka, kahit na nakatago yung tindahan mo, kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, I believe na it is not a matter of, ano, the Lord will still bless you, no? Kahit na hindi maganda yung pwesto mo, o kaya yung sitwasyon mo ngayon, no? Sinasabi, oh, hindi maganda dyan, huwag kang pumunta dyan, hindi ka magiging effective dyan, no? O kaya hindi ka yayaman dyan, no? Ano pa po yung makikita nyo na sinasabi dito ng Panginoon na manatili ka dyan muna, dyan ka. Ano po? Hello? Ako po, Pastor, may testimony po ako dyan. Ayan, okay, Brother Algreen. Ano po kasi noong late 2019, so nagtatry po ako mag-apply sa ibang companies, naghahanap ako ng bagong work. So, mga abad na October po yun, naghahanap po ako, nag-apply po sa ibang companies. Hindi po ako natanggap. Pero, bandang December na po, binigyan naman po ako ng raise ng company ko. Mm-hmm. Na current company pinagtatrabaho ko. And then, nangyari po yung pandemic. Oh, just recently, ano?
Opo. And then yung company po namin is considered essential. Kasi po nagpo-provide po kami ng equipment sa government eh. Mm-hmm. So, parang sinasabi po sa akin ni God na huwag ka muna umalis, dyan ka muna. No. Kasi may ganitong pangyayaring mangyayari. So, dyan ka muna, stable yung trabaho mo. Stay put. Tapos, bilines po ako, binigyan po ako ng raise. Amen. So, praise God. Yeah. Praise Amen. God, ano? That's a wonderful, I mean, to say a testimony na talagang yung mga pinag-aaralan natin, it's, sabi nga ni Pastor, theory in practice or theory in real life. Nangyayari, ano? Na-apply natin. Okay, ganda nito. Ano pa po makikita natin dito? From verse 1 to verse 5. Number. Hello? Pastor? Opo, tita? Yung testimony ni Brother Aldrin. Hmm. Ang Holy Spirit din yun nag-ano sa kanya. It was God through the Holy Spirit. Dahil yes. Isang work ng Holy Spirit is to prevent us. Mm-hmm. Kung halimbawa, we plan to go to a certain place mm-hmm. and hindi pa time, hindi maganda, it will not give us benefit. The Holy yeah. Spirit will stop us. Yeah. Or prevent us. Prevent. One, apo, that is one of His works. Apo, yeah. Tama po. So, kasi po, yung mga companies na pinag-applyan po, nag-ano po sila, tatanggalan po sila ng mga tao, especially yung mga bagong hire nila. So, buti na lang po, hindi po ako natanggap. Yeah, totoo. That was the will of God. Apo. Meron din akong experience yan, Pastor. Eh. Yung, naghanap din ako ng trabaho nung ano, last year. Yeah. Sa federal. Sa federal aviation naman yung in-applyan ko. Pero nung nag-apply ako, sinabi na sa akin nung, kasi yung kausap ko dating nagtatrabaho dun eh. Sabi niya, tanggap ka na, sigurado yun. So, mm-hmm. Parang ang lakas ng pakiramdam ko na ano. Sabi ko, okay, pinabayaan ko lang. Tapos nung time na gusto ko nang pag-submit ng resume, gumawa, nag-prepare na ako ng resume ngayon. Nung isasubmit ko na sa online, nagsarado pala, meron palang range yung application mo, kailan mo isasubmit yung resume. Nag-close. So, nag-close na. So, nung nakita uli kami, sabi niya sa akin, oh, nag-submit ka na ba? Sabi ko, wala na eh. Nalate ako ng isang araw. Talagang isang araw lang nalate ako. Tapos nung after mga 1 week siguro, 2 weeks, sabi niya sa akin, buti na lang hindi ka nag-apply. Buti na lang hindi ka nag-submit. Sabi ko, bakit? Kasi nagkaroon ng issue doon sa department na yon yung in-applyan mo. Nagkaroon sila ng malaking problema. Oh. Naka-hold sila lahat ngayon doon. Mm-hmm. Sabi ko, man. Sabi ko, talagang tama yon. May ano ang Panginoon talaga. Yeah. Kasi isipin mo na lang eh, yung taong nandun doon, sinasabi na sa'yo na matatanggap ka na, isubmit mo lang yung papel mo eh. Then suddenly, nag... Tapon suddenly, parang... hindi ko alam kung bakit hindi ko sinamit eh. Yeah, amen. So sometimes ano, yun nga no, yung mga direction ng Panginoon sa atin ano, sometimes we question them, no? And yet at the end pala no, eh meron pa lang ano, may purpose ng Panginoon. Yeah. God has a better purpose for those kind of ano reason o yung mga circumstances na ganun. Amen. That's good. Sino pa po? Well, sa akin, ganun din po. No? Nung kailan, matagal nito. Nung pumunta ako ng Africa, they are planning that they have to send me to Spain, then going to Gibraltar, then going down to Morocco. Yun ang route na binigay sa akin. But the Lord intervened. No? Hindi yun ang daan niya binigay niya. I went to London, then from London, going to France, then France going to Burkina Faso. Yun ang ano niya. Kasi sa Morocco ay napakainit nun. I mean to say, mahirap ang pasukin ng Morocco. So the Lord will find a way, no? So sa atin din, nakikita ko yung mga sometimes we don't understand or may question tayo.
But if you will continue to abide in the word of God and listen and be sensitive, no? Kanyang leading o yung nga, itong narinig na pinag-usapan natin, either audible voice o kaya sabi ni Pastor Ray, either it's a vision, no? Or dreams. Sometimes the Lord speaks, no? Nangungusap ang Panginoon sa atin. And also, I believe this is a word of ano, rebuke, no? Kaya ano, kaya nito, kaya Isaac, ano? Kasi akala niya through his own effort, no, yung pagkilos niya, hindi niya nakalimutan niya yung pangako sa kanya, yung tatay niya, no. And actually, when Abraham was alive, God referred to his own obedience and faith, no, not that of his predecessor. So hindi yung sa ano, so rebuke ito kay ano, kay Isaac, no, na akala niya. Pero hindi niya alam, meron na palang pinangako ang Panginoon. So, praise God. Okay, so let's continue. Ano pa po yung nakikita niyo? Do you still have any grain of, no? Okay. Nakikinig kaya siya, Pastor? Si? Nakikinig kaya si Isaac? Oh nga, no, yun ang tanong natin. Nakikinig. Yun ang tanong, yun ang susunod na. Oo. Nakinig ba si Isaac? Oo. Okay, praise God. Kumbaga, i-apply natin sa atin. Eh. When God speaks to us, are we listening? No? Parang naalala ko si Eli ba yun? The priest, the high priest Eli. No? Nung nag-speak yung Panginoon kay Saul or kay propeta, ano ito? Si, sino ba yung prophet? Sabi niya, tinatawag siya ng Panginoon, no? Pag lumalapit sa kanya, hindi niya... Si Samuel, no? So, pero yung bata, sensitive. Pero yung high priest, hindi sensitive. No? So, dito dapat maging sensitive tayo when the Lord speak to us. Kaya napakahalaga na kapag tayo'y babad sa salita ng Panginoon, sa panalangin, sa church, sa fellowship, no? And the Lord will suddenly, no? Or minsan ang Panginoon, hindi natin alam, nangungusap siya sa atin, no? Mangungusap na siya sa atin. O makikita, o maririnig natin yung kanyang mga pangungusap sa atin. Amen. Okay. Verse 5, then verse 6. Okay. Jump na po tayo sa next paragraph. Sino po yung gustong bumasa? Hanggang from verse 6 to verse 16. Uh-huh. Haba-haba yun. Yeah. Okay, na. Okay. So Isaac stayed in Gerar. When the men of that place asked him about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid to say she is my wife. Mm-hmm. He thought the men of this place might kill me on account of Rebecca, because she is beautiful. When Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebecca. So Abimelech summoned Isaac and said, "She is really your wife. Why did you say she is my sister?" Mm-hmm. Isaac answered him, "Because I thought I might lose my life on account of her." Mm-hmm. Then Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us." Mm-hmm. So Abimelech gave orders to all the people, "Anyone who molests this man or his wife shall surely be put to death." Yeah. Isaac planted crops in that land, and the same year with a hundredfold, because the Lord blessed him. Mm-hmm. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Mm-hmm. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines invade him. Envied, yeah. So all the wealth that
his father's servant had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up filling them with earth. Verse 16, then Abimelech said to Isaac, move away from us. You have become too powerful for us. Okay. Amen. Isaac. Sila sa ngulo. Okay. So, nasa Gerar na siya, no? Sa lugar ni King Abimelech. Tinanggap siya ni Abimelech sa kanyang lugar, no? He is the king of the Philistine or Philistine during that time. So, if we will summarize, no? Yung kwentong ito, si Isaac parang nag the same his father, no? Second lie. Parang na-repeat lang. Oh, na-repeat yung nangyari kay Tatay Abraham kay Sarai, no? Nung nandun sila sa saan ba pumasok si Abraham noon? Doon din sa Gerar. Dito rin sa Gerar. Doon din sa Gerar din, ano? Yeah. Oh, verse, kasi same king nga, si Abimelech nga din. Eh. Oh, the same king, yeah. Si Abimelech. So parang yung nangyari kay Tatay Abraham, parang ganito rin ang ano, no? Diba? Yung scenario. So, nag-lie din sa si Abraham o nag-lie din si si Isaac sa aring ito na sabi niya na kapatid lang niya si Rebecca. Yeah. So may problema talaga yung magaganda. Yeah, the same spot, the same. Yeah. Talagang magaganda yung mga ano ito, mga kumbaga pang Miss Universe siguro yung mga beauty nila, no? Kasi talagang sabi nga nabibighani sila, kaya natatakot si Isaac na baka magaya siya ng tatay niya na si Abraham, na ganun ang nangyari sa kanya, di ba? Totoo ba yung ano, like father like son? Yan po yung sabi po ni Pastor, hand me downs. The good, the bad, and the ugly. Hand me downs. Yeah. Apo. Like father, like son. Merong ano sa Pilipinas noon eh. Si Tatang Kasi. Ano? Si Tatang si Kasi. Si Tatang Kasi? Oh, meron. Ano yun eh? Si Pugo ata. Si Tatang Kasi. Okay. So ano po makikita natin dito? Na what can you see in this passage? Okay. So na-repeat lang yung ano pangyayari. So na-repeat then, lang yung pangyayari. Tapos so, ano na siguro same experience with yung sa tatay niya na winarningan siya ng God na don't touch that woman. Yeah, so, the same thing, ano? Niya, yeah. Diba na winarningan si Abimelech before nung kay Sarah na wag mong galawin yan kasi maano ka. Tapos siguro na nakita niya, oh, asawa mo pa talaga yan. Mo pala talaga yan. Sabi mo, kapatid mo. Yeah. Kaya winarningan niya agad yung mga tauhan niya, wag mong galawin tong mga taong to. Yeah. Kasi kung hindi, ma-curse tayo. Kasi syempre, yung looking back, di ba yung nangyari nga sa Sodom and Gomorrah, very powerful yung God. So, yeah. Takot sila pagdating kay Abraham na, oh, nako, mag-ingat tayo dito dahil baka madali tayo. Sabi rin gano'n na, kumbaga, op, anak ni ano yan, Pastor Abe yan, huwag mong gagalawin yan, patay ka dyan. Okay, parang yung they know na yung lineage mo, no? Yung kumbaga sa inyong barangay, ano? Oh, tatay ni ano yan. Anak ni ano yan, huwag niyong galawin yan. Ay, maano tayo dyan, magkakabukol-bukol tayo dyan kapag kapag ginalaw natin yan. Mabarang. So, oh. Okay. So, sa mga anak ng Panginoon, ano? If we will apply it, no? Na
ang diablo ay titingnan natin, you can, the devil cannot touch you or harm you because he knows, ano, alam niya yung ama natin na hindi niya tayo pwedeng galawin. Okay. Ano pa yung may dadagdag natin? Tapos si sila Isaac, yung family niya nag-prosper dito sa Gerar. Umaman din katulad nung nangyari kay Abraham, nang umaman din sila. Dumami na yung kanilang ano, mga animals. And mga crops. Okay. So in spite, no? 'Di ba nakita natin na it's parang talagang sinasabi, no, sa yung nakita ko, yung lugar na ito, eh talagang parang ilang talaga or ano, dry na dry. And yet we can see here afterwards, yung mga passages na binasa natin, eh parang nag-bloom, di ba? Parang ano, nag-change yung situation. So here we can see that even in a very, ano ba ito, yung lugar na very strange na thinking ng mga tao, eh walang mangyayari dyan, ano? Pero dito, alam natin na may ginawa ang Panginoon. He turned this dry land, kumbaga, o ilang, o ano bang tawag doon? Kasi may drought, di ba? Or tagtuyot, ano? And yet, parang sabi nga ni Sister Gerly, naging si Isaac he was prospered, ano? Pinagpala siya. At nag 100-fold. Yeah, dumami yung kanyang ano sinasabi niya? Dumami siya, nag 100-fold. Oh yeah. 1 year siyang nagtanim, ang dami niyang ani. Yeah, no. So yung famine, kung titingnan natin, hindi na tuloy. Kung titingnan natin, it's very hard, di ba? Kapag nakita mo yung lugar, paano ito? Walang tubig, yung lupa talagang nabibitak. Paano ka magtatanim dito? Pero nung dumating si Isaac, no? He turned this place or yung environment, kumbaga, eh nag-bloom or nag-prosper, ano? Gumanda. So ano pong makikita natin dito sa mga Kristiyano, ano? Kapag tayo ba ay pumunta sa isang lugar, eh anong nangyayari sa isang lugar kapag yung blessing ba ng Panginoon natatransfer doon sa lugar na yon, o nagpo-prosper yung ano ba yung makikita natin dito? Ako medyo na nauubusan na ako dito, ah. Pero yung promise ng ng God na pag saan ka napunta, mabibless yung pinuntahan mo. Oh, okay. It is the will of God. Kapag pumunta ka, Sister Gary, ulitin mo nga. Kung anywhere you go, kung i-apply natin sa buhay natin in our present time, kung kunyari sa workplace mo, mararadyate yung presence ng God sa place, sa buong place, mabibless din. Yeah, so it will change the atmosphere, kumbaga, no? Environment, kung dahil sa yung aura ng siguro yung nadatnan mo doon, palagi sila nakasimangot, no? Or palagi sila malungkot, pero nung dumating ka, talagang nag-iba yung nila. Yung kanilang yung nag-iba yung kanilang countenance, o yung kanilang paningin, yung mga pananaw nila sa buhay, Dahil na rin siguro yung sa presence mo at saka yung sa mga action mo o yung sa mga salita mo, siguro napupunan nila. Iba ito, saan ba planetang galing ito? Bakit siya, kahit nagalit na tayo sa kanya, Nakangiti lang. Nakangiti pa rin siya. Or yung
magpatawad na agad. Totoo yan, Pastor, sa company namin eh. Nag-layoff kami sa department lang namin. Yung buong company namin nag-layoff ng 50% nung pandemic. And then after mga 6 months, nag-layoff ng another 25%. Wow. So sa department namin, kalahati yung tinanggal. Kunti na lang kami natira. Ang pinagtatakahan nung may-ari, yung kinita nung department na yon since 2016 hanggang 2019 mga late ng 19, mas malaki pa yung kinita namin ng end ng 2019 hanggang 2020. Wow. Ano pa yan? Ano? Pandemic na yan. Ano? Kaya, akala nga namin, sasara yung department namin. Yun ang ano namin, eh, naririnig namin. Eh, na, kasi yung tinitingnan nila yung statistics nung department namin. Yeah. Talagang walang kita yung... Kasi wala pa din ako noon eh. Dumating ako ng company mga 2019 na eh. So 2019 nung dumating ako sa kumpanya. Nung time na yun. So nung end ng 2019, kami na lang natira doon sa company. Ilan na lang kami? 10. Mga 10 na lang kami. From 22 hanggang 10. Pero alam mo, ang totoo yun eh, ang Panginoon talagang kahit wala sa numero, pag binibless kayo eh, talagang ibibless kayo. Amen, yeah. Promise niya yun, ano? Mm-hmm. And the Lord, I believe, yung pangako niya kay Abraham, talagang ano, kahit na lumipat na kay Isaac, talagang pinanghawakan niya. He will continue that oath o yung covenant niya na pagpapalain sila. So siguro the same thing with us, no? If we really obey and believe of what is telling us, of what God is telling us, talagang just take the word of God, trust in Him, ano? Talagang He will also, the same thing He will do, no? Pagpapalain tayo. Well, hindi siguro lingid na sa mga buhay natin, nakikita natin yan. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Either materially, spiritually, or emotionally, no? Makikita natin. Physically. Oh, Sister Amy, magandang gabi po. Nandyan pa Sister Amy. Hello? Sister Amy, yan, nandyan. Kumusta na po? Okay lang tayo? Nakamute po ata kayo. Ang galin po niyo yung ano, sino, Sister Cleda ata yung may control sa ano, no? Ayan. God, yeah. Na-unmute ko na. Opo, ano po yung magandang gabi po. Mm-hmm. Meron po kayong gustong, yeah. Praise the Lord. Meron po kayong gustong idagdag doon sa binasa ni Sister Girly kanina na yun nga po, ang blessing nga po ng Panginoon ay kung faithful ka sa Kanya, sabi nga niya is you and your household will be blessed. Kaya po yung blessing ay nag-radiate din hanggang kay Isaac. From Abraham, po yun. Yeah. Yung paniwalaan. At nangyari sa atin din. Yeah. Praise God. So the same thing, it can happen to us, ano? Yes, Lord. Hindi lang kay Tatay Abraham, hindi lang kay Isaac, hindi lang kay Jacob, ano? Pero even at present time, no? We know that our God is still in control, He's sitting at the throne and looking after us, taking care of us, His children, no? And yung blessing niya ay yung kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ay pwede pa rin na tayo na nanampalataya sa kanya, ay pwede rin nating maranasan. Yes. No? Okay. Yeah, po yun, yeah. Praise God. Amen. Okay, so let's go on. Meron pa ako idagdag, Pastor. Oh, yeah. Tita, okay. Sige po. Yung nung nag-prosper na si Isaac, opo.
nagkaroon ng jealousy yung mga kapitbahay niyang mga Philistines. Oh yeah, yes. So, maano mo dyan na jealousy is a driving force that parts even the closest friends. Kung minsan, pagka nag-jealous ang tao, Pastor, yeah, it really happens like that. So, kapag sabi nga, kapag nito, he was driven. Yeah. Dahil sa jealousy. Pag nakikita ka ng nag-iiba yung buhay mo, eh, parang yung inaangat ka ng Panginoon. Minsan yung mga iba, ayaw nilang, ayaw kanilang makitang, ano, umaasenso. Ganun ba, no? Yeah. Yeah. So they are still try to look at you, looking down at you. Or yung, pero dito sabi niya, they, ano yun? Verse 14. Philistines envied him, ano? Kasi nga, yung nabasa ni Sir Girly, yung naging, ano, dumami yung mga, ano yun? Umaman na siya. Yeah, umaman na siya. Tapos pinaalis siya. Very wealthy na. Oh. Tapos pinaalis siya because of jealousy. Pastor, tingnan mo sa verse 15. Sabi dito, so all the wells that his father's servant had dug in the time of his father's Abraham, wow, yun tinabunan ng yung mga balon, tinabunan ng lupa. So dito makikita natin na minsan kasi palang sinasabi natin, oh, yung mga Pilipino may crab mentality. So nakita nyo, hindi sila Pilipino but they have crab mentality. Oh, yun din sinasabi ko. Kaya sinasabi ko, wag natin palagi sinasabi, mga Pilipino, ganito. Kasi pare-pareho lang tayo mga tao. Iisa lang ang ugali natin. Tingnan mo. So, they have crab mentality. Tinabunan nila yung mga well ng mga ano, kasi nag-prosper na nga sila Isaac, yung mayaman na. So, yung mga Pilistina inggit, yung mga balon, tinabunan nila. Tinabunan. So, what's that mean? Crab mentality. So, and they're not Filipino. Wag nating sabihin na mga Pilipino talaga may crab mentality. No, it's not Filipino, it's a human thing. Yes, right. Saka, it's a universal thing. May talangka din siguro doon sa ano. Kaya tanggalin na natin yung stereotype na Filipino crab mentality ano. Filipino, no. Yeah. Even long time ago, to ilang thousand of years ago, ito na ang mentality ng tao. Oh. Mm-hmm. Pag yumaman ang isa, naiinggit ang isa. Yeah. Yes. Right. That's the lesson that I want to emphasize. Tapos kung nag-asenso na, lumayo na yung isa, masama na ang loob. Tapos, naiingit na. So, they're not Filipino, they're Philistines. We should stop yung idea na Filipino crab mentality. No, it's not only Filipino, it's everybody. It's everybody, yeah. It's a universal. It's a human thing. Yeah. Because of the old nature of men, no? Yung sinful nature niya, no? Because of sin, we become jealous. Old Adamic nature. Eh, sinong walang sinful sin? Nature. Lahat tayo. Yeah. Eh, lahat tayo mayroong jealousy. Yeah. Mm. Diba? Pastor Rabe, may sinasabi pa si Pastor Rabe. Hindi, share ko lang, Pastor, yung nasa trabaho ko. Nung naging ano ako, naging director ako ng company nung 2008. Di merong mga dati ng mga managers doon sa company na mga Caucasian, mga puti. Mga puti sila na hindi nila matanggap na naging ano ako, mas mataas ang posisyon ko sa kanila. Naging under ko sila. So ginagawa nila, talagang sinisira nila yung ano, pag halimbawa may mga project na ginagawa, talagang ginagawa nila ng palpak. Hindi nila alam, mabusisi ako ng gusto, maano ako, madetalye ako. Eh naka-document lahat ng ginagawa ko, kaya talagang hindi nila malusutan. Pero isipin mo na lang yung pastor kung nakalusot yung mga yan, di ba? Mm-hmm.
malaking ano yun, pero totoo talaga yung ano, yun nga, hindi rin Pilipino yun. Yeah. Mga puti yun, yung iba ibang lahi. Ibang lahi sila eh. So, but they're doing ano, the same thing. Tapos yung mentality nila, yung igagawa kanila ng itatrap kanila, ibang gagawa sila ng something. Mhm. Yeah, totoo po 'yan. So dapat tanggalin na yung crab mentality. No, tanggalin yung palagi nating sinasabi, mga Pilipino ganito o gali. No. Oh yeah. Everybody, parang, because iisa lang stereotype pa, no? Because of sin in the heart, yun. Yeah, ang yun. Ano, okay. Magiging mad-jealous ka sa kapwa mo. Even among okay. brothers and sisters. So dito, makikita na lang. Filipino ako, kaya gusto ko i-lift up yung pangalan ng Pilipino. Hindi palaging i-down na, yung mga Pilipino ganito. Oh, mga Pilipino, hello. I-correct na natin yun, ano? That's, nasa Bible na nga eh. I-correct. Ang kumuha ng idea, di ba, nasa Bible. And they are not Filipino. Let's correct that kind of mentality, hello? Oh. Yeah. And this happened more than 2,000 years ago na. Yeah. So the same thing from generation to generation happened. Yeah. So it's not Filipino. So let's break that, ano? I-break natin yung parang curse yun, di ba? No? Yeah. Mas grabe pa nga sila. Oh, Filipino crab mentality, no? It's everybody's mentality. Ferocious pa sila, yung Philistines. They were ferocious. No? Violent. Very violent. Pagka nagselos yun, kinlag-plag pa yung wells. Okay. So dito po, instead of, besides Isaac's spear and yung natakot siya na, tsaka yung mga failure niya, mga flaws niya, no? Kamukha nung kaya Tatay Abraham. And yet, despite all this thing, makikita natin na still God bless him and makikita natin dito, he prosper, no? And he became more powerful than the king that who is protecting him. Di ba? Yung nagpo-protect sa kanya, parang nakikita natin si Abimelech. Pero mas naging ano siya, pinagpala siya. Grew more powerful than the king, no? So, siguro po ang punto dito when the Lord protects you, you do not have to lie and cheat or to get king's protection. Minsan, ano, yung when we try to accomplish something or get something, no, yung akala natin yung protection na binibigay sa atin ng mga iba, yun ang magiging daan para ma-attain natin yung gusto natin. But actually, it is not, no? It is our God, no? Kung paano ang Diyos ni Isaac siyang nagpala sa kanya na kahit na sa kanyang kapalpakan, his failure and sa kanyang yung takot niya, fear and failure niya, it is God who worked in his life, no, to attain that or to achieve yung kanyang status na yon. And that is not from his own, also sa kanyang mga decision, no, yung wisdom niya. And we know that it all comes from God and that is His covenant ay kanyang tinutupad, no? So, napaganda po nito, okay? Patuloy lang po tayo. Praise God. Tapos, so, Pastor, yung verse 12, sabi dito, Isaac planted crops. So, dito then he reaps hundredfold. Dito, makikita natin na pag masipag tayo, ano, pag may tiyaga, may nilaga. Ganun. Yeah, yun. Tama yun. Trust faith in God. Kapag may tiyaga, magsipag talaga tayo. Kahit saan tayo pumunta, magsipag tayo. Kapag may nilaga, maglalaga. Kapag may tiyaga, may nilalaga. Kapag may tiyaga, may nilalaga. Kapag may nilaga ka, nagtiyaga ka. Ano? Para ganun ba? Okay. Oh, pag may nakakain ka, Pastor, ibig sabihin, matiyaga ka. Ganun yun. Or, pag nagtiyaga ka, may nilaga. Oh, yan. Okay. Pag may tinanim, may aanihin. Okay. Yeah. Kapag may tinanim, may aanihin. Kakainin o aanihin. Okay. And not only that, because God, yung we nag-follow tayo sa God,
bless more 100 times. So the same thing with when we give our tithes, di ba sabi niya, test me. Di ba makikita niyo aapaw yung mga ano niyo, sisidlan. Sidlan. Pag if we follow God's command. Yeah. Kaya alam kong umapaw yung sis yung ano ni Girlie. Ni tanong nga eh, bakit minsan parang mahirap ano? Sabi nga dito, just believe, no? Yung devotion ko kaninang umaga, yung sa Mark chapter 11, sabi niya doon, if you just believe, sabi niya, even this mountain, sabi niya, when once you talk to this mountain, you can move this mountain. Parang sinagad ng Panginoon. Yung bundok, di ba, matibay yan, hindi mo magagalaw. Pero sabi ng Panginoon, you can move that mountain. Parang sabi ng Panginoon, kung ano man kabigat o hindi man maganda yung sitwasyon mo ngayon o very dry ang lugar, just believe, no, na the Lord will bless that land. Alam niyo po na siguro talagang yung salita ng Panginoon, kung talagang if you will take the face value of God's word, talagang wag kang mag-dwindle or ano yun, dwindle? Doubt or magalinlangan. Just completely trust in His word. I believe the Lord will, ano yun? Yung kanyang salita ay kanyang tutukbin. Ano? Tutukbin niya. Pero minsan sa atin, yun nga ang problema, nagkakaroon ng doubt eh. No? Halimbawa na lang, no? Sa tithing o kaya sa pagbigay, sabi mo eh, kinita ko ito, pinagpagurang ko. Bakit ko ibibigay dyan? No? Parang minsan tinitipid mo yung binibigay mo sa Panginoon. Parang kinukupitan pa raw, sabi ni Malay. Tinitipid natin ng Panginoon, pero yung lakas na pinagtrabaho natin galing sa Panginoon, yung biyaya na bibilin natin, eh ang Panginoon ang nagbigay noon. Kung isipin lang talaga natin, ano, pero minsan we doubt, no? We don't see the big picture and we don't even include, parang tinatanggal natin yung ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay na ganyan. Amen. Okay. Napaganda ng ano nito ni Isaac at saka ni ano ni Rebecca. Okay, nasaan na tayo? Next paragraph. 17. Okay, 17 up to 25. Okay, sino pa yung hindi natutulog diyan? James. 17 to 25 po. Okay. Ayan, ang gusto ko talaga na. So, Asiak moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Asiak reopened the wells that had been dug in the time of his father, Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek, because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." From there, he went up to Beersheba. That night, the Lord appeared to him and said, "I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you, and you will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham." Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. Okay. So, napakaganda nito, ano? So, yung verse 16 pala, ito yung transition yung sa una, 17, no? That's why he departed dahil si Abimelech ay natetreten na siya, no? Because yun nga, yung nagpa-prosper na si Isaac and nagiging makapangyarihan na siya kung titingnan natin, ano? Masigit kay Abimelech. Kaya sabi ni Abimelech, umalis ka na dito. Kaya sa verse 17, yung binasa ni Pastor James,
Ay, Bishop James. Sabi doon eh, and Isaac departed, no? Umalis siya doon. At he pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dig again the wells of water, no? Yung mga, di ba, yung binasa ni Sister Gerly, yung mga, si Tatay Abraham, yung kanyang tatay, yung mga balon na kanyang hinukay ay tinabunan ng ano ito? Ng lupa, no? Parang sinara nila. Eh ngayon, ito naman si Isaac, eto, he tried to open up, no? Dig wells, no? Kung paano yung ginawa ng tatay, ito ang ginagawa rin ni Isaac ngayon. Kasi alam natin, yung water o yung well, ayan na yung kung saan yung tubig ay dyan may buhay. You know, may buhay, ano? Kagaya sa Los Angeles, dito sa lugar natin, sa Los Angeles, if you have read the story, kapag nagbabayad kayo ng tubig dun sa, ano? Sa ano ba yan? Los Angeles Water, ano ba yan? Department of Water and Power. Si Moholo Land ba tayong, ano, yung pangalan nung hindi man siya American, ano eh, Irish man siya ata siya. Ang ginawa nila, kung nasan yung source of water, doon sila nagtayo o dumadaan yung tubig, doon sila nagtayo ng mga city o yung ano. Kaya yung Los Angeles, kung titingnan nyo, eh, prosperous dahil sa yung California. Because of yung water, yung flow ng water, merong tubig doon. May buhay, kumbaga. So dito makikita natin na napakahalaga ng mga balon nung panahon na yon, no? That's why they always, once they go to a one place, they have to dig well, no? Sabi. Apo? Go ahead, Pastor. Kaya dito, even kay Father Abraham, yung Tatay Abraham natin, yung mga ginagawa niya, yung mga accomplishment niya, eh ayaw nilang makita, kumbaga, at tinabunan. So the same thing here, yung kwento dito ni Isaac, yung mga inuhukay nilang balon, eh parang ganun din ang senaryo, no? Diba? Tinatabunan nila. Kapag may binuksan sila, kukunin ng iba, patapos dilipat na naman sila. Until such time na wala nang kumuha dun sa huli, ano ba yung balon na yon na pinangalan ng... Quarrel at saka freedom. Ano po yun? Enmity. Yung una, quarrel. Quarrel. Pangalawa, enmity. Enmity. Yung the third one is freedom. Freedom. Ba, iba ata yung translation ni Tita ya. Fitna. Mga meaning. Fitna. Mga meaning siguro meaning. Yan, ano? Oo. Yeah. Okay. Pastor, mayroon, pagkatapos nyo, mayroon lang akong i-add na information. Pagkatapos lang ninyo. Oh, sige po. And they strove not. Doon sa huli, hindi na sila nakipag-away, ano? Inayaan na siya. Sa verse 22. And he removed from there and dig another well. And for they were strove not. And he called that name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord had made room for us. And we shall be fruitful in the land. And then and he went up there from there to Beersheba. So wala na siya sa Gerar, ano? Ng ibang lugar na siya, lugar. At siya ay pinagpala and naging fruitful yung land. And afterwards, sa verse 24, lumitaw na naman ng Panginoon dito, no? Sa eksena. The Lord appeared unto him that same night and said, I am the God of Abraham. Ano sa palagay nyo, bakit palaging nire-remind siya ng Panginoon? Palaging binabanggit yung tatay? To encourage him. Kasi siya yung ano ng God eh, chosen. Chosen. Siya yung chosen ng Panginoon. Kasi siya yung pinangako ni ng God kay Abraham. Na magiging anak na anak niya, bibigyan siya ng descendant galing kay Abraham. So siya yung first step. So do sa first step kailangan alagaan mo 'yan. Mm-hmm. Ano mo 'yan? Kumbaga sa bata, i-mold mo 'yan. Ah.
Pangalagaan, ganon. I-an mo siya, i-guide mo siya. Yeah, guide. Okay, yeah. Sino ba pong gusto mag, ano doon, mag... Tita Pe? Meron lang akong information idagdag, Pastor. Opo. Itong chapter na ito gives us the idea na sobrang mahalaga ang tubig. Pumasok sa isip ko, nahihirapan silang maglaba ng mga damit nila. Uh-huh. Nahihirapan din yata silang maliligo, yung ganun. At magdilig yung mga tao doon, magdilig ng mga tanim nila. Kaya siguro kung minsan may famine pa kasi mahirap ang tubig doon. Oo. At mayroon akong nabasa, Pastor, na ang tubig daw doon parang gold. Tapos yung some of the wells, yung may-ari nilalagyan ng lock para hindi manakaw ang tubig. Mm-hmm. Ganun. Yun lang ang... Okay, yeah. So talagang napaka ano, fresh, the water is very precious, ano. Mm. Pero, yeah. And kung ikukumpara natin sa New Testament sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, he is the what? The living water, no? So makikita natin dito na napakalaga ng tubig. Kung yung mga hindi mananampalataya, kung hindi nila kilala yung that living water, which is our Lord Jesus Christ himself. Sabi nga nun sa ano, sa Samaritan woman ba yon? Yung sa woman at the well? Sabi niya, kung kilala mo lang kung sino yung humingi ng tubig sa'yo, sabi niya, ay hindi ka na, ano sabi niya? Mauuhaw. Yeah, hindi ka na mauuhuli. Sabi niya, sabi niya, kung hindi na ako mauuhuli, gusto ko yung tubig na yan, sabi niya. Akala niya yung literal na tubig na galing sa balon, di ba? But actually, it is Jesus himself. If you will drink from me, ano? Kumbaga, kung ako'y kikilalanin mo, tatanggapin mo. And I believe siguro sa, if you will apply it today, there are many people who are thirsty of knowing, no? Yung kung ano ba talaga yung buhay. Parang nababagot na sila. Ganito na lang ba talaga yung buhay? Trabaho, uwi ng bahay, kain, tulog, gising, trabaho. Parang nagsawa na sila. Minsan hindi na nila alam yung gagawin nila sa buhay nila, no? So I believe they are in the place na where there is no real water. Parang ano pa rin sila? Nauuhaw pa rin sila. Hindi pa, kahit na marami silang pera or nabibili nila yung gusto nila, pero ano pa rin, empty, no? Parang hindi pa rin sila masaya. They have not yet dug, I believe, the wells of living water where it comes out, no? It gushes out, sabi nga, na yung sinasabi ron na once you receive this living water, it will come out from you, sabi niya, no? Yung buhay nito. And siguro sa atin, nung na-encounter natin si Jesus, I myself, no? Na nung na-encounter ko si Jesus, can you imagine na kahit na ang layo-layo ng nilalakad ko, papito-pito pa ako, wala nang sasakyan, naglalakad ang layo ng church o yung... Pero hindi ko na, ano, na naalintana yung madilim o merong mangharang sa'yo o kaya anong mangyayari sa'yo. Pero yung tuwa mo, yung saya mo, kasi yung you are always being filled with that precious living water, no? Na-experience niyo ba yun na kahit na pagod ka, kahit na ano, nandun pa rin yung ano, yung joy mo, yung sigla mo na dahil sa kahit na pagod ka na, you can still pwede ka pa rin tumawa, no? Na kayo po, ano po yung na-experience yun na kung may tatanong ko lang, nung na-encounter niyo si Jesus, anong nangyari sa inyo? Ako, medyo palukso-lukso pa noon habang naglalakad. Papito-pito eh. Na umaawit ng Hallelujah. Hindi ako naiintindihan ng mga pamilya ko.
Kayo po, ano po yung naranasan nyo when you encounter this living water ng ating Panginoon? Hindi napapagod. Hindi napapagod, yun ang sabi ni Tita Len. Okay. Yung iba, ano pa? Si Pastor Bong, nandyan pa si Pastor. Pastor Bong? Ay, Pastor. Narinig niyo ako, Pastor? O, yan po. Okay na kayo. Yeah. Okay, Pastor. Sa akin, Pastor, nandun yung mga trials pa. Oh, yeah? So, nung bago-bago ako, so, yung pinagdaanan ko, it parang strengthen niya yung one ko, yung faith ko. Mm-hmm. And nabago yung pananaw ko sa buhay. Isa pinagdaanan ko. Yeah. So, it helped me grow spiritually. Mm-hmm. And Pastor ang kwan. Praise God. Yeah. Amen. Yeah. From being dead spiritually, it came alive, ano? Then it revitalized you or energize your life na nagkaroon ng buhay, ano? At naging matatag even though merong mga challenges or trials na sinasabi nyo. Yeah? So, amen? Hindi nawawala, Pastor. Ang pang nga, Pastor, pagka hindi ka nakadanos ng trials, parang ang tawag dito, yung devil pala. Mm. Ang kwa niya, oh, wala ito. Pwede wala, walang impact ito. Okay. So ibig sabihin niyo, kwan ba yung complacent ka sa Christian life mo? Mm-hmm. Ganyan yung buhay mo, yung soft ko lang ba? Yeah. Kapag walang trials, so ano? Yeah. Well, sa atin bilang mga Kristiyano, I believe trials are just normal, no? Normal sa atin yan. Sabi nga ni Peter, don't look at them as a strange thing. Sabi niya, when you pass through trials, no? And sabi nga ni Pablo naman na rejoice, no? Rejoice. And again, I say rejoice when you are facing such trials in life. So, ano yan? Mga trials talagang nagpapalakas sa atin yan. Pastor. Nagpapatibay. Opo, yeah? May kasabihan kasi na kapag hindi ka nasubukan, hindi ka magaling. Mm-hmm. Kaya kailangan ma-overcome mo yung pagsubok sa'yo. Yeah, mga challenges, ano? Kasi kumbaga, hindi ka gagaling kasi pag na-overcome mo na yung pagsubok sa'yo, alam mo na susunod. Handa ka na sa susunod na pagsubok. So doon ka, kumbaga, doon ka na siya sharpen. Sa atin, gumagaling ang tawag doon. Yeah. Okay, from those trials, you are being strengthened, ano? At tumitibay ka bilang isang mananampalataya sa mga pagsubok na yan. Kaya kapag tayo dumadaan ng pagsubok, minsan nga talagang sometimes we don't know what to do. Akala natin na parang ganito na lang ba yung mga buhay? Ano ba yung mga dumarating na ito? Hindi pala natin alam tayo ay pinipino ng Panginoon, inuubog sa kanyang wangis at tayo ay kanyang pinapalakas sa ating pananampalataya. In other words, yeah. Pastor, apo. It's part of the process of growing. Mm-hmm. It's a part of the process of growing. Yeah, amen. Yeah, of growth. Yeah. Yeah. Talagang kapag minsan ang buhay ng Kristiyano parang inaampas tayo, di ba? Pero diyan makikita yung matitibay na mananampalataya kapag tayo'y nasusubukan. Naalala ko yung mga puno sa bundok, ano? Kapag dumarating yung malakas na bagyo, yung mga nananatiling humaharap, no? Kumbaga, mga frontliner, yung mga puno. Yung mga kapag lumipas na yung bagyo, yung mga nakatayong mga punong yan, yan ang mga ano, matitibay na mga masasabi natin. Kasi dumaan ng bagyo pero nanatili silang nakatayo. So the same thing with us, no? Even though how strong or how big, no? Yung mga pagsubok sa atin, kapag nalampasan natin yan, and I believe it's by the grace of God, hindi sa kalakasan natin o yung kakayahan natin. I believe na ang Panginoon pa rin. At kung tayo manatili, I believe it's a gain for us and it's for our own good
and for the glory of God, no? Diyan tayo nasusubok talaga. Amen. Yeah. Okay. So, Pastor, can we go on? Okay. Meron pang dadagdag? Meron ako yung dadagdag, Pastor. Opo. Si Isaac, no? Di ba, pagka every 3 times sila nagdig ng well. Mm-hmm. Tapos, yung 2 times, sila in-stop. Yeah. Tapos yung mga Philistines, they were mga violent sila. Yeah. Na aya, pero si Isaac hindi nakikiaway. Yeah. He tried to really ignore. Hindi siya nakikiaway sa mga Philistines. Mm-hmm. Instead, he moved on and went to a different place to dig the second well. Tapos ganun na naman yung mga Philistines. Mm-hmm. Dinidisturbo sila, in-stop sila. They were cruel to him and his people. So, but he didn't say anything. He tried to pursue peace. Mm-hmm. So he moved on. He went to the next place, you know, and dig a well. Because God was with him, wala nang gulo at that time. Kaya tinawag nga niya yung lugar, yung well na yon, the well of ano yon, freedom. Freedom. Yeah. So, yun katulad sa ating, sa buhay natin, you know, kahit na kuminsan we feel na inaapi tayo because we want to seek peace, you know, we want to pursue peace. Kuminsan, hindi na lang din natin pinapansin yun. We just continue to move on. Ganun. Okay. So, napakaganda po ito, no? Kung minsan, Pastor, katulad ko, kung minsan sasabihin ng tao, kaya ka laging inaapi, niloloko, dahil wala ka lang imig, ganyan. Pero useless naman kung isipin mo, Pastor, maki-argue ka sa mga tao na narrow-minded. Mapapatulan niyo sila. Yeah, oo, ganun. Okay, yeah. Praise God, amen. Yeah. I believe even though you keep silent, it doesn't mean to say you are stupid ka na hindi mo ginagamit ang rationality mo, hindi. But Pastor, there are also times when we need to speak out. When it is our right to say something, we have to speak it out too. But as much possible, no, if we can give an allowance, sabi nga na sa mga taong ganyan na hindi sila nakakilala sa Panginoon. Yeah. Sa buhay nito ni Isaac, parang he gave them that opportunity na hindi na niya inayan na sila ay ano, matisod pa, kumbaga. And later on, makikita natin dito yung pinakauli, ang gawin po natin, anong ginawa ni, ano, ni Isaac sa kauli-ulian sa verse 25? Nag-build ng altar. Yeah, he build an altar. Yun yung po yung ano natin. Don't forget, in every success, in every triumph, or even trials, no, we must always build an altar. Gusto po sabihin na dapat nating, kapag nag-build ng altar, gusto sabihin, doon sinasamba ang Panginoon, din sila nanalangin, nakikipag-commune sa Kanya. So we must always have that spirit or attitude of gratitude, no, na magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ano man yung mga na-achieve natin, na-attain natin, nalampasan natin, pagsubok man yan o ano man, we must dig or an altar, no? Na where we can thank God and worship Him. Pasalamatan natin siya. So huwag po natin kalimutan yon. Ito yung paalala sa atin sa verse 25, no? Okay, let's go on. Pwede na po tayo mag-move sa 26. Hanggang 33. Sino po yung hindi pa nakapagbasa dyan? Okay. Sabi nga niya, no? Aldrin. Ako Brother po, Pastor. Aldrin. Okay, yeah. So, 26 po. Apo. Okay po. Meanwhile, Abimelech had come to hear from Gerar with Ahuzat, his personal advisor, and Phicol, the commander of his forces. Isaac asked them, "Why have you come to me, since you were hostile to me and sent me away?" They answered, "We saw clearly that the Lord was with you. So we said, there ought to be sworn agreement between us and you. Let us make a treaty with you, that you will do us no harm
mm-hmm. just as we did not harm you, but always treated you well and sent you away peacefully. And now you are blessed by the Lord. Isaac then made a feast for them, and they ate and drank. Early the next morning, the men swore an oath to each other. Then Isaac went them on their way, and they went away peacefully. That day, Isaac's servants came and told him about the well they had dug. They said, "We found water." He called it Sheba. And to this day, the name of the town has been Beersheba. And to this day. Amen. Sheba means ano po? Oath or seven. It means oath. Amen, Brother Aldrin. Nakalagay po dito sa footnotes po, Sheba can mean oath or seven. And then Beersheba can mean well of the oath and well of seven. Well of seven. Apo. Okay. Parang perfect, ano? Seven. Kapag apo, perfect seven, number of God. Perfect number of God, yeah. Okay, so ano yung makikita natin dito? If you will summarize, and if you have any insight or word, ano, ibahagi po natin. So, verse 26. Ano sabi ron? Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuza, one of his friends, and he called the chief captain of his army. No, parang kasi si Isaac eh, talagang lumalaki na ang kanyang ano, 'di ba? Yung kanyang ganito. Prosper na sila ng gusto. Yeah, nag-prosper na. Kumbaga, marami ng ari-arian, marami ng mga servants. At siguro yung mga yung servants ni Tatay Abraham, kasama pa niya, di ba? Kinamatay si Abraham dito, so nasa kanya na yung mga ari-arian ng iba na masabi natin na namana niya sa tatay niya. And he himself was being blessed by God, no? So dito ay parang na makikita natin na nakipag-ano na. Lumapit na itong si, ano ito? Abimelech. Yeah. To make peace with him, no? Yes. So what do you think? Bakit ang haring ito ay makikipag ano yun siya? Areglo ba or areglo? Reglo kay ano kay Isaac. Anong ano natetreaten ba siya or what do you think? Na nakita nila yung godliness ni Isaac. God bless him. Yeah, nakita niya yung ano God's blessing upon on Isaac kaya yung pagka-godly niya nakita rin nila. Yun. Okay. Sabi niya na parang timbrato ka naming maayos at payapa nung nandun ka sa amin, sabi niya no. At pwede ba tayong gumawa ng ano yun, yung covenant, yung ano, treaty, no? Treaty between you and me, sabi niya sa verse 26, ano? Let there be now an oath between you or between us, even between us and thee, and let us make a covenant with thee, no? Then after that, sila'y kumain. Kapag po sa Middle Eastern, sa Orient, kapag kayo ay inopera ng wine or bread, it means to say they try to make peace with peace. You, no? Yeah. Kapag in-invite ka sa bahay nila or they come to you and sila ay kumain at pinakain mo, no? Sila'y pinapasok mo sa pamamahay mo, ay gustong sabihin talagang nakikipagpayapa ka sa kanila. So dito po yun ang nakita natin, no? They were entertained by Isaac at doon nag-overnight pa sila doon, di ba? Siguro talagang nagkwentuhan sila. Alam mo, si Tatay Abraham mo, no? Ganun. Ganito rin ang ginawa niya sa amin, pero alam ko na ang Diyos ay nasa kanya, kaya ikaw rin, parang nakikita ko sa iyo. Siguro, if you are reading, reading their mind, parang reading between the line, makikita natin nung nagstay sila doon and they have overnight, siguro nagkukwentuhan sila and I believe they talk about God, no? Kasi alam nila na Pastor, apa? Na-attack or na-believe sila sa pagka-godly ni Isaac. Yes. Okay.
Yeah. Hindi rin siya no pabugso-bugso na yeah. Kahit na makapangyarihan na siya, hindi niya nilusob o hindi niya ginawa ng masama si Abimelech. Yes. Yes. Yeah. Pero wise din si Abimelech, ano? Ano, parang nakikita niya, inunahan niya kagad. No, we entreat you, sabi niya, na hindi ka namin na kung si Tatay Abraham mo, hindi namin siya ginalaw, si yung lola mo, si oh, nanay niya, no? Si Sarah. Nanumbat agad, Pastor. Na? Nanumbat. Nanumbat. Parang ano na? Parang nagano siya, no? Really, not to ano yun, yung kinukunan na yung loob ni Isaac. Okay. Okay. Ano pa po ang makikita natin dito? Pastor. Okay, meron pa? Pastor. Pastor. Okay, yeah. Apo, apo. Ano yun eh? Yun yung sinunod niya ni, ano, kasi sinunod yung blessing is because sinunod ni Isaac yung sinabi sa kanya ng God na huwag umalis sa lugar na yun. Mm-hmm. So, kasama yun sa promise ng God. Yeah. Ito rin yung ano, the same spot, no? Kung where Abraham and this king made a covenant. Nag-ano rin sila dito. Covenant of peace, ano? Where they agreed. The same spot kung saan ang tatay niya, si Abraham. At ang Pilisteong ito, this king, no? 100 years earlier nung sila'y nag-meet dito rin sa lugar na ito. Pero they learned their lesson kasi tamo, tinabunan nila ng lupa yung mga well. Mm-hmm. In the yep. end, sila rin ang nangailangan ng tubig. Yep. Pastor, yung pagtapon daw ng lupa sa well yeah. is one of the most serious crimes. At serious saka, crime. It is an act of war. Of war. Kasi yung violente yung mga Philistines. Eh. Yeah, kasi during those times, no, the Middle East mostly yung mga yung lugar ay talagang very dry yan, ano? Kaya kapag meron tubig or oasis na tinatawag nila, which is the source of life, no? Eh, dyan sila talaga nag-i-stay. Kaya kapag tinabunan mo yan, no, tinanggal mo, parang pinatay mo yung mga tao doon, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang mga flocks nila, di ba? Yung mga camels. Natatanda nyo na nung si Isaac pinaghanap ng mapapangasawa, si Eliezer, sino yung nagpainom? Si Rebecca, no? Yung tubig talagang ano. Kaya if you will read yung sa New Testament, sabi doon na pinagmamalaki nung Samaritan woman, no? Sino ba yun? Yung this is Jacob's well, sabi niya, di ba? Sa ninuno namin kay na si Jacob na ang balon na ito, sabi niya. Mas kumbaga masigit ka ba sa kanya, sabi niya kay Jesus kung titingnan natin. Pero hindi niya alam yung talagang the real spring of water na well ay si Jesus, no? Okay, napakaganda nito na yung balon, no? Okay. Last paragraph, 2 verses na lang o 1 verse na lang. Hanggang 35. Okay, sino pa yung hindi nakapagbasa? Ikaw ay pinagpala kasi pinakamahaba yung babasahin mo. ako, Pastor, 2 verse. Okay, Sister Pepot, okay. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Biri, the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon, the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebecca. Okay. So sa kahuli-hulihan, amen. Parang hindi ata maganda yung tunog dito, ano? Hindi maganda yung ending ng ano natin. So ano po yung nakita natin dito? Biglang pumasok si ano? Si Esau, ano? Pero siguro ito, ano, may kwento na naman siguro sa susunod dito, ano? 40 years old daw siya nung nag-asawa, ang pangalan ay si Judith.
na taga na anak ni Berry. 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 Itay. Dalawa ang asawa niya. Oh, si dalawa. Si Judith at saka si Bismuth. Bismuth. Basmati. Anim. Kan bala yun, basmati. ano? Akala ko basic math eh. Basmati. The daughter of Elon. The Hittite. And then sa verse 5, 40 years old. Si isa, ilang taon na dito? Nag-asawa si... Pareho lang sila eh. Ah, kambal pala sila. Oh, yeah. Kambal pala sila, yeah. So, magkaedad sila, ano? Siyempre. Tatanda na yung isa, Pastor. Oh, boy. Oras lang ang, segundo lang ata ang segundo lang, ito. Segundo lang. Okay. Sabi dito, sa verse 35, which were a grief of mine unto Isaac and to Rebecca. Ano ba yung gusto sabihin doon? Miserable life. Parang ano, parang dagok ano, sabi dito siguro. Parang dagok sa kanilang mag-asawa kay Isaac at kay Rebecca ang ginawa ni Esau. Bakit? Bakit kaya? Sabi po na sa Tagalog po, ano po eh, ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. Siguro po dahil nag-asawa po ng dayuhan si Esau. Oo. Hindi siya na nag-asawa ng ano, kalahi nila. Ah, yeah. Di ba kabilin-bilinan ni Abraham na oh, kailangan huwag kang maghanap ng asawa ng yes. iba. Sa Heth. Dapat doon sa family ni Laban. Eh, kaso dahil nainis itong si Esau doon sa kapatid, di ba hindi siya na-bless. Parang ito kasi parang rebelde po. Pinigyan kagad tayo ng ganito para basahin pa natin yung sumunod. Parang sneak, parang preview to for the coming up event. Okay, so, sir, but teaser. Yeah. Wag na natin muna pag-usapan kasi si Esau. Okay. Basta nainis na yung parents niya dahil yeah. Unang-una, nag-asawa na siya ng ibang lahi. Hindi nila kasi. Heathen sila eh. Heathen. Parang ano dito, no? As if Esau is rebelling to his parents, ano? Yeah. Because he was not able to get pang-asar talaga. The blessing, di ba? He did not get the advice of the parents. Yeah. Hindi niya rin respeto. Yeah, yung sabi nga ni Sister Gerly, yung sabi ni Tatay Abraham, if you remember, nung pinaghanap ng asawa si Isaac, eh sabi niya, dapat dun sa kung saan sila nang galing. Huwag siyang kumuha din sa taga-Kanaan. So I believe taga-Kanaan itong mga na pangasawa ni ano. Mga heathen sila. Mga hindi mo na napalataya. No. I think yung mga Hittite, yung mga ano yan, kalahi ni Hagar. Hagar. Ah, yeah. Possible. Kasi malapit yung Egypt dyan eh. Diba? Dyan nang galing si Hagar. Mm-mm. Yeah. Pastor. Okay. Pastor. Very interesting. Yep. Sino yun? Ako. Kilendon. Ah, Kilendon. Okay. Si Iso, hunter. Yeah. Hindi siya tame. Hindi? Hindi siya moon family. Hindi siya homeboy. Iso. Yeah. Hindi siya homeboy. Hunter siya. So, ang most likely, mapapangasawa niya, kung saan yung lugar niya makita na nag-hunt siya. Oh. Unlike Isaac, nakagroom si Isaac eh. Mm-hmm. Homeboy yeah. siya. So, yeah. madali siyang bigyan ng mapasunod. Mm-hmm. Unlike Iso, nasa Lanchel. Labas yun. Batang kalye, kumbaga, si Iso or ano siya. Wild, yeah. Okay. At saka close kasi sila ng uncle niya na si Ishmael. Oh, yeah. Uncle niya pala close si Ishmael, yeah.
dito sa mga upcoming mga chapters, malalaman natin si Esau, close siya ni Ishmael. Wow, okay. So, exciting yun. Exciting, okay. Sa mga susunod na kabanata. Amen, okay. So ano po yung ano natin, bago tayo mag-close, what is your takeaway? Ay ano, to go ba or balot? Sabi nga niya, ano. Ano ba yung mga... Ha? Pastor, hindi lahat ang takeaway, hindi lahat ng ending yung masaya. Oh, yeah. Okay. Inatikman tayo ng ano, ng... sa huli, yun nga, merong sa mga susunod, sabi ni Sister Girlie, makikita natin yan. Kung bakit, ano ba yung nilalaman ng sumusunod na kabanata at kaya tayo ay huwag puminto sa ating pag-aaral. Di ba ganun yun pag nanood tayo ng mga drama, merong ending na exciting mangyayari. Okay, parang, abangan. Kaya gusto nating tapusin talaga. Naalala ko yung mga comics, di ba? Merong ano, itutuloy. Mag-aarkila ka pa tapos mababasa mo dun sa ending, itutuloy. O kaya abangan ang susunod abangan, na kabanata. Abangan. Ang susunod na eksena. Okay. Okay, sige po. Kung meron po kayong takeaway, ano yung masasabi nyo dito sa kwentong ito? Kaya pag may nagtanong sa iyo, sino ba si ano, si Isaac at saka si Rebecca at saka si Abimelech, no? Kung mare-remind tayo dito, no, na napakagandang kwento nito. Okay. And we see over here in this passage na napakahalaga na we must always be obedient and always be sensitive to the leading of the Lord. Ilang beses ba na ano na nag-appear ang Panginoon sa kanya na nagsalita? Ilang beses? Dalawa. Twice. Dalawa. Mhm. Okay, dalawang beses. Mm-hmm. Yung pinakahuli, yung ano no, yung nagdig na siya ng well, yung una, ano ba yung una? Yung pupunta siya sa Egypt dapat. Yeah. Sinabihan siya na don't go wag to Egypt. Tumuloy. Yeah, huwag tumuloy, no? Then yung pangalawa nung siya ay sinabi naman uli yung pangako ng Panginoon sa kanya kay Tatay Abraham, inuulit niya, no? Na siya ay pagpapalain. Okay. So sa atin, we must always be reminded, no? Na kahit na hindi natin nadinig na audibly yung salita ng Panginoon o yung kanyang boses, dito naman, we can read and understand by God's wisdom na pinagkakaloob niya sa atin. Parang personal na nangungusap sa atin ng Panginoon. We must be reminded always once the Lord telling us, don't go on the left or right, just move on and go forward, no? And sabi nga dito, yung promised land na pinagkaloob sa kanila, sa atin naman, we must look forward to the high price of our calling at yun ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, no? The hope of glory, siya ang ating pinaka, kumbaga yung premium natin, our life, no? In this life. Siya yung pinaka nahangad natin. Okay, ano pa? Brother Aldrin. Ang takeaway ko po, Pastor, ano, yung blessings and favor na natatanggap po natin, dapat wag po natin bigyan ng credit yung sarili natin kasi po galing po lahat yun kay God. Yeah. And then kung yung, especially kung yung magulang po natin, like for example po ako, yung mom ko po yung first na naging Christian, just like Isaac, yung father niya po si, ay just like Jacob, yung father niya si Isaac, kailangan po natin bigyan din ng honor yung parents natin at ibigyan din po sila ng credit kasi po sila po yung unang nagkaroon ng covenant kay God. Mm-hmm. Honor them, sabi nga, no? Honor thy parents. Opo. Yeah. Okay, maganda yon. Okay. Kaya yung mga, mayroong mga bata pa dito na single, yun, huwag nang ating kalimutan. There's a blessing in honoring our parents. Okay. Okay, praise God. Thank you, Brother Aldrin. Meron pa? Pastor ako. Sister Amy, okay, sige po. Ako po ang takeaway ko dito. Si Isaac po, pinalaya siya ni Abimelech, di ba? Yeah, pinapalis siya. Threaten na siya.
Pero nung nag-prosper na siya doon sa pintahan niya at lumapit sa kanya si Abimelech dahil gusto makipag ano sa kanya, kaibigan, dahil favored siya ng Panginoon, hindi siya nagmayabang. Tinanggap pa rin niya si Abimelech. Because he tried to pursue peace. He remained humble in spite of God bless him no, so much. Kasi kung iba pa yon, abay, pinalayas mo na ako eh. Bakit kita kakaibiganin, di ba? Pero hindi siya ganoon. Okay, so hindi siya nagtatanim, ano? Hmm. So si Isaac ay hindi siya farmer. Nagtatanim. Nagtatanim ng sakit ng loob. Okay, okay. So Christian attitude. He just let it go and continue, no? Apo. And just follow what is the Lord's leading him. Ibig sabihin, Pastor, Christian at Christian-like. Being Christian-like. Yeah. In this Christ-like world, attitude. Yeah. Sometimes this world will maltreat us, bias to us, no? Lahat ng ano. But we must always don't repay evil with evil, sabi nga. Yes. Show them the kindness, no? Amen. Okay. Wala na po ba o meron pa? Ako, Pastor ako. Okay, Sister Pepot. Kukumpara natin ang itong buhay ni Esau at saka ni Jacob sa present natin generation, sa mga parents, iwasan natin ang favoritism kasi din magsisimula ang away, ang gulo, saka lalaki mga anak natin na magkakalayo. Kasi malaking effect ito sa mga anak pag may favoritism sa pamilya. Okay, yeah. Okay. Kaya kapag bumili kayo ng t-shirt na Batman, bigyan silang lahat ng Batman. Hindi, bili mo na yung Avengers. Lahat na. Oh. Okay. Kasi nung bata kami, yung mga tatak lang na t-shirt na puti, patas may Batman o kaya Superman, masaya na kami. Yung mga sapatos namin, plastic talagang. Eh ngayon talaga yung mga bata, yung sapatos nila eh. Kagaya ko, Pastor, kami dalawa ni Ben, pinalaki namin kasi di ba dalawang babae, dalawang lalaki. Pagbibili ako sa dalawang babae, parating sabay. Pagbibili ako sa dalawang lalaki, parating sabay. Wala yung una, wala yung huli. Kaya lumaki sila, nagamahalan sila kanya-kanya. Oh, yeah. Maganda talaga yung pakita mo na walang favoritism. So, tsaka walang ano sa magkakapatid, walang ano inggitan kasi pareho mo silang. Oo, kasi Pastor, alam mo, Pastor, sa amin, yung mother ko may favoritism yan eh. Yung ate ko, yung panganay namin. Kaya yung puso namin, lumaki siya talagang nagrebelde. Lumalaban sa mami ko, ganyan. So merong effect rin, ano? Oo, kasi talagang makikita mo yung favoritism, very obvious. Kaya mahirap talaga yun. Yeah. Minsan sa ano na lang sa mesa, no? Minsan kung yung ano pusit yung ulam eh ibibigay sa iyo yung mga ano yun, yung mga balbas na lang eh, yung ano yung laman. Tentacles. Tentacles na lang pala. Minsan yung laman ibibigay sa paborito. Tentacles na lang yun sa iyo. Grabe talaga, no? Kaya naalala ko yung matandang pastor kapag kumakain daw siya eh. Ang daming kanin sa harapan ng kamay niya patapos yung ulam nasa ano nasa dulo. Kapag nakain na niya yung ulam eh busog na siya kasi puro kanin dito sa unay. O konti yung binibigay. Ako Pastor, may experience din ako sa family ng favoritism. Kumuha muna ako secretarial 2 years. After secretarial ko, ayaw na ako pag-arali ng mother ko. Pagtrabaho na daw. Pero yung sister ko, nakatapos ng 4 years ng bachelor, in-enroll pa niya sa electronics. Sabi ko, bakit si ate in-enroll mo? Eh, ganyan, ganyan. Sabi niya, basta, magtrabaho ka na, ganyan. Samantala, meron naman silang position sa government, ganyan. So, napilitan ako mag-working student. Hanggang 7 o'clock, hanggang 9 o'clock ng gabi. Kasi ang klasiko at 4 o'clock hanggang 9. Ang trabaho namin sa register ng UST, 8 o'clock hanggang 5. In between 7 to 8 may klase ako, 12 to 1 may klase ako, tapos 4 to 9.
Yo, nararamdaman ko 'yo kaya alam niya pastor nung gumraduate ako, galit ako sa mother ko. Oh. Eh, humingi na kayo ng tawad, humingi na kayo ng tawad kay nanay. Hindi, tapos pastor nung may sakit na siya, sinabi ko sa kanya 'yon. Oh. Na talagang ang tagal bago natanggal sa heart ko pastor yung galit ko sa mother ko kasi nga nakaramdam ako ng hirap na matalo yung sister ko, lahat binigay. Parang gano'n, pati parang nangyari sa youngest namin, gano'n din. Parang ano, sabi parang mother ko, everyday team. Oo, tapos sabi ng ate ko, hindi ko yata alam yun. Sabi ko, paano mo malalaman ito yung favorite? Kaya alam niyo, pastor, nung mamatay ang mother ko, hindi maalis pa rin yung galit. Gano'n. Tagal, tagal ko pinag-pray. Eh, meron namang akong alam na yung mga kalaro ko noon nung bata pa kami, puti siya talagang, pero ano, Kapampangan siya pero puti, anak siya, kumbaga Amerasian siya. Kapag gano, eh parang sa pamilya nila tinatrato siyang iba kasi hindi siya tunay na anak. Yun naman ang ano doon, kaya very ano sila, biased sila, hindi tinatrato na pantay-pantay. Yeah. Kumbaga. So, yun, ano? Hindi maganda yung kapag tinrato mo yung isa, not in a different way. Siyempre, akong babae at lalaki, bibilin mo ng pang babae yung isa. Siyempre, pang lalaki. Pero dapat, anong maganda doon? Dapat, meron silang pareho. Or ano bang tawag doon? Pag binili mo yung isa, bili mo rin yung isa kahit hindi pareho. Oh, yun na lang, simple na lang. Kapag binili mo nang yung isa, ibili mo rin yung isa. No? Pareho. Kahit na hindi pareho, basta't meron silang parehong tatanggapin. Yun. Okay. Kumiyak. Pero humingi ka ng tawad, Sister Pepot. Yeah, opo, so ang tagal ko pinag-pray yung kasi ang tagal na tanggal ang galit sa heart ko eh. Oh, talagang ano, no? Talagang tagal. Oo. Nasa US na yata ako nung matanggal yung galit. Gusto mo sabihin, nung nagtatrabaho ka sa Philippine Airlines, eh? Hindi, sa UST pala yun. Sa UST pa yon, Pastor. Pinag-uusap ko sa Register's Office. Ah. Hindi pa yun sa PAL. Hindi pa sa PAL. Oo. Okay. Okay. Kami, walang favoritism kasi talaga si Nanay, eh. Ay, kasi 12 kami. Oo, 12. Kaya kapag kumakain kami, pine-prepare niya yung ano, yung mahaba yung bangko namin, bangko. Tawag ba 'yun? Bangko ba? Naintindihan niyo yung bangko? Bangko. Bench. Yeah. Upuan. Saka yung lamesa bangko namin napakahaba. Oh, bench. Oh. Bench. Yung mga plato ilalagay na niya, yung kanin, pagkatapos yung ulam talagang ati-ati niya. So, kaya walang lamangan kumbaga. Ngayon, kung pag wala ka, sorry ka na lang kasi... Wala kang ano. Hindi ka kagad dumating. Kapag nagtatawag si nanay, eh, saan ka pumupunta? Sabing ganun, eh yan, wala kang makakain talaga. Okay, so ano pa yung mga takeaway? Magsasara na tayo. Si Sir Cled, okay na ba tayo, si Sir Cled? Okay po. Amen. So, meron din yung isa pa sa yung... Diba yung 3 times nagdag si Isaac ng well? So, nung first time, inagaw. Second time, inagaw. Nagaw. But he never stopped. He continued. So, parang sa buhay din natin, kung meron tayong mga nag-fail tayo, then we move on. Mm-hmm. Kasi ma-achieve din natin yung goal natin. Amen. So, don't give up. Amen. Ano ba yan? DGU, don't give up. Okay, move on. Move on lang. Keep on trusting the Lord also. Okay. Kasi God is, may piniprepare ang God ng mas better. Much better than what you thinking of. Okay. So Sister Len, meron ka bang pabalot? Kasi po yung attitude kasi ni Isa, hindi siya pala away eh. Quiet boy siya. Si Isaac, okay. Hindi siya pala away eh. So kung makakaiwas siya, iiwas siya. Mm-hmm. Pero kaya sinabi ng Lord, do not be afraid. Yeah. So, in-assure siya ni Lord. Alam ni Lord na natatakot si Isaac sa mga dumarating sa kanyang pagsubok. Pero sabi niya yun. Dahil ayaw niya ng away, umiiwas siya.
Di ba? In the end, kailangan niya i-confront kasi lumapit na sa kanya si Abimelech eh. Yeah. Di ba? Okay. So, kumbaga, sa kanya, gusto lang niya ng peace, ma-maintain ng peace, which is mm-hmm. God's, it is God's way na mag-peace. Mm-hmm. So, kaya, although meron siyang weapon, si Christ, si God, pero hindi niya hindi niya in-abuse. Hindi siya nagsumbong. Ginawa niya lang kung ano yung tamang gawin. Yeah. Okay, yeah. So, in the like us, alam na, as a Christian, we know that God is with us, but it does not mean na ipagmamalaki mo na sa akin ang God. No. You have to do also your role na ma-maintain ng peace. Mm-hmm. So, kasi ang mga taong bumabangga sa'yo, hindi lang nakikita ang God. So, dapat makita nila yun sa'yo. Okay. So, it's one way na even though you are receiving a lot of yung mga pagbatiko, so yung you are being hit a lot of times and yet you remain calm. Calm, no? The focus. Meekness. Yeah, and later on, they will wonder why, no? Magku-question sila. Hindi kasi, babalik sa kanila yun eh. Yeah, one babalik sa kanila. At makikita nila na yung attitude mo, iba yung attitude mo, di ba? And they will be blessed later on. Kahit na anong gawin natin sa taong ito, pinagtatabunan natin yung mga kanilang mga kabuhayan o sinisira natin. And yet, no, hindi siya nag-complain or what? Siya natinag, ano? And he remained peaceful, calm, and hindi siya palaaway, no? So, maganda po yan na attitude ng isang Kristiyano. Okay, that's good. Sino pa? Si James. Pastor, hindi mataray. Yeah, hindi mataray. Hindi siya, ano ba yan? Yung waray-waray. Matirang matibay, di ba? Tama ba yung awit na yun? Okay. James, ano yung pabalot mo? Walang favoritism. Oh, walang favoritism. Okay. Walang favoritism. Ano, James, may pabalot ka? Dapat pantay-pantay sa lahat. Pantay-pantay sa lahat. Okay. Treat everyone equal. Fairly, okay. Pero anong masasabi mo, Pastor, sa kay Lord Jesus Christ? He had three closest disciples closest to him. Mm-hmm. And that was John, James, and Peter. But the closest among the three was John. John the Beloved. Okay, yeah. Okay. Anong masasabi po natin doon? Okay. Para magsasara na tayo. Anong gusto po niyo sabihin? Merong favorite, may favorite si Jesus? No. We don't mean that. We don't. Ang ibig ko sabihin doon, Pastor, yung harmonize, yung ano ba yung, there's a term for that. Because he trusted John very much, you know. Not because of favoritism. Yeah. Pumasok lang sa isip ko yun eh. Yeah. Yun ang mga inner circle ni Jesus, no? Yes. Oh, well, yeah. Okay, praise God. Okay. Siguro magko-close na tayo. Sister Claude, sino bang gusto mag-close ng prayer? Sister Girly, can you lead us in closing prayer? Tama ba tayo? Okay. We are about to close, okay? Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your word today, Lord God, that we're learning, Lord. Father, I pray that
mapapas sa buhay namin ito, Panginoon, mm-hmm. lahat ng pinag-aralan namin, Lord. Mm-hmm. And thank you for giving us wisdom, Lord, as we we were able to understand your word. Mm-hmm. Father, dismiss us with your blessing tonight. Bless each and every one of us as we go to sleep. Mm-hmm. All these things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, picture, picture. Amen. Picture, picture. Okay, malaya nandito eh. Hindi ko itibo. Lika, malaya. James, nasaan ang picture mo? Ayan mo, camera. Ayan. Hi, Sister LB. Okay. Sister Claire. Hi, Sister Minnie. Magandang gabi po. Kala ko si Brielle. Oh, yun si Brielle. Oh. Yes. Okay. One, two, three, smile. Okay. Okay. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye. Okay. Thank you guys. Bye. Thank you.